Ang panghalip panaong ni Rona Casanova. Ano ang panghalip panaong? Ang panghalip panaong ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao. Ginagamit ang panghalip panaong upang hindi maging paulit-ulit ang pagbanggit ng ngalan ng tao. Ako. Ginagamit ang ako kapag ang tinutukoy ng taong nagsasalita ay kanyang sarili. Halimbawa, ang pangalan ko ay Margo Casanova. Ako ay 10 taong gulang. Nakikita mo ba kung paano ginamit ng taong nagsasalita ang ako? Habang ang pinag-uusapan ay ang kanyang sarili. Ikaw. Ginagamit ang ikaw kapag ang tinutukoy ng tao nagsasalita ay ang isang tao na kanyang kausap. Halimbawa, pakinggan natin ang usapan ng magpinsan. Kuya Sean, ikaw ba ay nakapag-aral na ng iyong aralin? Oo, kanina pa ako nakapag-aral. Napansin mo ba kung paano ginamit ng batang babae ang ikaw? Ginagamit niya ang ikaw kapag kausap niya yung isang tao. Tandaan, ang ikaw ay para sa iyong isang kausap. Siya. Kailan natin gagamitin ang siya? Ginagamit ang siya kapag ang tinutukoy ay ang isang taong pinag-uusapan. Isang taong pinag-uusapan. Halimbawa, kilala mo ba si Ana? Siya ang nakapulot ng iyong aklat. Ganoon ba? Halika, pasalamatan ko siya. Napansin mo ba kung paano nila ginamit ang siya? Ginamit nila ang siya dahil mayroon silang isang taong pinag-uusapan. Tandaan na ang ikaw, ako at siya ay mga halimbawa ng panghalip panao na ginagamit para sa isang tao. Kami. Ginagamit ang kami kapag ang tinutukoy na nagsasalita ay dalawa o higit pa kasama ang kanyang sarili. Halimbawa, kami ay magkakaibigan. Tama. Palagi kaming magkakasama. Napansin mo ba kung paano nila ginamit ang kami? Ginamit nila ang kami dahil ito ay tumutukoy sa tao nagsasalita at kasama niya. Kayo.
Ginagamit ang kayo kapag tinutukoy na nagsasalita ay dalawa o higit pang kausap. Halimbawa, pinasasabi ni Kapitan na dumalo raw kayo sa ating pagpupulong bukas. Napansin mo ba kung paano niya ginamit ang kayo? Mayroon siyang dalawang kausap, kaya kayo ang kanyang ginamit. Sila. Kailan natin dapat gamitin ang sila? Ginagamit ang sila kapag tinutukoy na nagsasalita ay dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan. Halimbawa, sila kapatid, bago lamang sila rito sa ating paaralan. Napansin mo ba kung paano nila ginamit ang sila? Mayroon silang pinag-uusapan na dalawa. At iyon ay ang magkapatid. Tayo. Ginagamit ang tayo kapag ang tinutukoy ay dalawa o higit pang taong kausap kasama ang taong nagsasalita. Halimbawa, kailangan mag-isip tayo kung paano makakatulong sa mga biktima ng bagyo. Napansin mo ba kung paano ginamit ng bata ang tayo? Kasali siya o kasali yung taong nagsasalita sa kanyang tinutukoy. Tandaan, ang kayo, kami, tayo at sila ay mga halimbawa ng panghalip-panao na ginagamit para sa dalawa o higit pang tao. Tandaan mo na ang panghalip-panao ay ipinapalit sa ngalan ng tao. Ang ikaw, ako, siya, sila, tayo, kami at kayo ay mga halimbawa ng panghalip-panao. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Naway may natutunan ka sa ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!